Ito mga anti-Marcos school books na nagpabago sa kaisipan ng mga kabataan mula sa tunay na history ng martial law. Ilan lamang ang mga ito sa mga sangkatutak ng mga librong ipinabrish ng dalawang partido para siraan ang mga Marcoses. Sa mga librong ito, hindi man lang nailathala ang mga mabuting nagawa ni Noy Pangulong Marcos tulad noong mga pinagawa niya mga maraming infrastruktura sa bansa, mga enerhiya na nagbigay ng murang bayarin sa kuryente, mga agrikultura ni Marcos na ang Pilipinas ay naging pangunahing tagaluwas ng bigas sa kanyang Masagana 99. Paglalagda sa kanyang Presidential Decree No. 27 na naguutos na palayain ang mga nangungupahan mula sa pagkaalipin sa lupa at ilipat sa kanila ang pagmamay-ari ng lupang kanilang binubungkal. Minobilize din ni Pangulong Marcos ang manpower at mga resources ng Armed Forces of the Philippines upang mapabuti ang mga civilian agencies na nagsasagawa ng mga aktibidad na may kinalaman sa infrastruktura, pagpaplano ng ekonomiya, pagpaplano at pagpapaunlad ng lugar sa rehiyon at pang-industriya, pag-unlad ng komunidad at marami pang iba. At bilang karagdagan, alam mo ba, nang sumiklab ang ikalawang digmaang pandaigdig, ay isa si Marcos sa pinatawag noon sa Arms and Defense ng Pilipinas upang ipagtanggol ang ating bansa laban sa mga Hapones. Ibig sabihin, bago siya naging presidente, ay isa rin siyang magiting na sundalo na lumaban sa mga mananago. Gayunpaman, siya ay nadakip noon sa Fort Santiago. Di nagtagal, ay nakataka siya at sumapi sa mga kilusang grilya laban sa mga Hapones. At iniulat ng mga kasamahan niya na siya ay isa sa pinakamagaling na pinunong grilya sa Luzon. Napakatapang at napakatalino ni Pangulong Marcos at masasabi natin na karapat dapat talaga siyang tawaging presidente ng bansa. Pero, imbes na suportahan ng ibang mga tao, ay mas pinili pa ng mga dilawan na ito. Nasiraan si Marcos at lumika ng mga librong puspos ng kasinungalingan upang makuha ang simpatya ng mga kabataan at mga susunod pang henerasyon. Ito ay naging propagandang ideolohiko na pinapakain sa utak ng mga estudyanteng kabataan noong late 80s at 90s, kung saan dumarami at lumaki ang mga kabataan na may malaking sama ng loob sa rehimeng Marcos sa pagsasagawa nito ng martial law. At ang ibinibida ng mga libro na ito bilang bayani ay walang iba kundi si Ninoy Aquino, na sa katotohanan ay traidor at founder ng makakaliwang grupong NPA na nanggulo at sumira ng kapayapaan dito sa ating bansang Pilipinas. At ang masakit pa, sa kasalukuyan, kahit mulat na ang maraming tao sa katotohanan, kung babalakin ng mga tao sa ngayon na gumawa ng mga ulat, blogs o pagpo-post ng mga historical facts sa mga magandang nagawa ni Marcos ng martial law na magiging salungat sa mga ginawang libro ng mga dilawan, ay manggagalaiti sila sa galit ang kusahan ka na nag-revisionize o revisionism sa kasaysayan. Nakakalungkot, hindi nga ba? At sa kasamaang palad, ma-i-block pa ang account mo sa social media dahil na-i-fact-check ka na sa mga bayarang dilawang historian sa mainstream media na pinaniwalaan naman ng Facebook. Sa ngayon ay isa siyang magkapangyarihan pa rin ng mga dilawan at magkakaliwang grupo. Kaya kanilang patahimikin gamit ang kanilang malakas na impluensya. Ginawa na nila dati ito noon at patuloy pa rin nilang ginagawa magpahanggang sa ngayon. Nandyan ang mga bias na payagan nila
na nag-uusig sa mga taong nagnanais na ilabas ang katotohanan tungkol sa mga magagandang bagay na nagawa ni dating Pangulong Ferdinand ni Marcos Noor. At ngayon ay nagbabadya na lamang malagay sa alanganin ng ating bansa dahil sa pagtakbo ng isang Lenny Robredo sa pagka-pangulo. Si Lenny ang pangunahing kasangkapan ngayon ng mga dilawan at siyang itinuturing na makabagong Cory Aquino ng ating panahon. Paano na kaya ang magiging buhay natin kung mananalo ang mabaing ito sa eleksyon? Malamang ay babalik sa pagdurusa ang ating bansa dahil alam naman natin basta liberal ang partido o dilawan ay puro pansariling interest lamang ang kanilang inuuna. Nasaksihan na natin ito dati sa panahon ni Cory. Talagang ginawa nila ang lahat upang sa pilitang maagaw ang kapangyarihan ni Marcos. Kahit pagkasabutin nila ang simbahang Katoliko ay kanilang ginawa upang mapatalsik si Marcos. At hindi pa sila nakontento na naagaw nilang kapangyarihan dahil gumawa pa sila ng sangkatutak ng mga libro na sisira sa imahe ng mga Marcos. Kaya hindi nakatakataka kung bakit marami mga kabataan ang galit na galit sa mga Marcoses. Ito ay dahil ang kanilang nakalakihang turo sa paaralan ay ang mga kasinungalingan at paninirang ipinupuro ng mga aklat na ito tungkol sa mga Marcoses. Pero kung pag-aaralan natin ang kasaysayan ay mapagtatanto natin na walang ginawang masama si dating Pangulong Ferdinand E. Marcos. Ang pagpapatupad niya ng Marsyano noon ay para lamang mapigilan ang dumaraming mga makakaliwang NPA na nagnanais na masakop ang ating bansang Pilipinas. Kaya halina kahit gumising na, hindi na ito ang panahon upang magtangatangahan at magpauto sa mga black propaganda ng mga kaaway. Magsuri sa kung ano ang tunay na nangyari noon at ipaghambing ang kalagayan ng ating bansa sa panahon ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos at sa panahon ng mga Aquino. At makikita natin kung alin ba sa panahon na ito ang nakaranas ng kasaganahan ang ating bansang Pilipinas. Mga minamahal kong kapatid, ang mga libro naman na ipinablish ng mga dilawan upang siraan si dating Pangulong Ferdinand E. Marcos ay huwag paniniwalaan. Tandaan na hindi lahat ng napapanood sa telebisyon ay totoo at hindi lahat ng itinuturo sa paaralan tungkol sa ating kasaysayan ay tumpak. Dahil ang tunay na nangyari noong panahon ng martial law ay niribisa ng mga kaaway, ni Nakore at ng dilawang partido.